Go. You guys, so namukot po kami. Ito po yung huli namin. Ito po. So lapit po yung camera dito para ano, makita nila yung ano, kung gaano kadami yung huli natin isda. Ito po. So ito po ay ano, natsambahan namin. Habang natutulog sila, pinalibutan namin ng ano. What? Ang lambat na namin is ano, about 150 yung lalim, 150 feet. So, ang pinuntahan po namin is about 4 kilometer po from here. So, kaya medyo maganda yung huli. Madami na huli namin ngayon. Oh my God! Pangalan pa yung restaurant sa Alumahan. Halos wala pong ano, napasamang isda. Meron po dito ng ano, pusit kasama namin. Po namin na ito sa dagat, ibinaba itong lambat is 5 o'clock po ng hapon. So ngayon po, mag-aalas 8 na. Di bali po kami tapos magtanggal ng mga isda dahil po sa dami ng, ano, ng huli. So salamat po kay Lord dahil aray pa palang isda dito sa, ano, sa Batangas. So ngayon po, kasama po natin si Kay Nonoy. Siya po isa sa mga nakasama ni Dro nung ano po, nag-diving po sila sa lalos. So, ang kasama niya po sa mga pamangkin niya, mga isda. So, kitang-kita niya, bata po, pero naghahanap po. Ano pangalan mo, Toy? Naghahanap po kayo na. So, ilan taong ka na? Model yan. Model. Ano talent mo? Medyo mahihain. Kaya. Talent mo. Kuya. Pangalan ito. Randy. Si kaya Randy. Kaya mo, bata pa, pero... Ilan taon ka na kaya Randy? 15, ikaw? 15, tapos 11 years old. Ano yung experience mo pag nagpupunta sa dagat? Ano yung pinakamahirap na bahagi? Ikaw taga Saguan? Lula. Tagatalong. Taga? Tinatalon mo, tapos sinahabol mo yung isda? Kahit madilim? Siya po yung tagahabol ng mga isda, kaya po kung meron kayong papahabol ng isda, puntakin niyo po itong barang nyo. Magaling po maghabol ng isda. Ikaw doon kaya, anong ginagawa mo? Taga sa guwan. Ako plan. Ako serving na tanong eh. Anong ginagawa mo? Ako yung tagakain. Ito po, ang luto po natin gagawin ito is binangi. Ito po ay, kung sa Tagalog po is inihaw. Napakasarap po yung inihaw. Samahan niyo po kayo mamaya sa pag-ihaw namin. Grabe ka daming isda. Hindi po kayo matapos-tapos sa pag-ano, sa pagpupunin nito. Sa tansya mo kuya, mga ilang kilo lang nahuli natin? Sa akin, nasa mga 60. 60 kilos! Wow! Trivia po. So, ngayon po, kung paano po namamatay yung ano, mabilis na namamatay yung isda sa pukot dahil ang pinakabuhay po ng ano ng isda inaan dito po. Kaya pag pumasok po sila sa ano, sa lambat, nanghihina na po sila at saka mabilis po silang matigok. So yun po. Trivia po yun ha. Ako po si Kuya Kim, nagbabalik para sa So guys, tapos na po tayo magano. Tanggal ng mga isda sa ano sa pukot. So ayun na po yung natanggal namin, ayun po. So guys, ito pong mga isda na to. Pag galing po sa laot, tsaka nandito po kayo sa ano, direct kayong bibili. So, makakamura po kayo. Sariwa na, mura pa. Alam nyo po, magkano ang kilo? Is 200 pesos lang po. Pero pag nasa palengke na po, madala na po ito sa palengke. Ang kilo po is about 350 to 300 po ang kilo. So, mapalad po tayo dahil 200 lang po yung mabibili natin kilo ngayon. Tsaka may porsyento pa, sabi ko yan. So, sariwa pa sa lahat. Diba? So, yung pong kagandahan dito, pag halimbawa kaya po, huwag kayong tutulog-tulog ng mga bibili. Kayo po muna agad sa mga malapit sa, ano, sa ating dagat, huwag hanap kayo ng may pupunin ng isda. So, napakasinabi po namin dahil nabutan namin sila.